Welcome investors! Dito sa video natin ngayon, ipipresent ko sa inyo ang apat na kumpanya na sa tingin ko ay pwede nating i-hold for the long term. Itong mga kumpanya na mababanggit natin, sa tingin ko ay meron na silang napatunayan at meron silang track record at magbibigay pa ng potential returns over time sa kanyang mga investors. So now, kung gusto mong malaman ang aking apat na kumpanya na pwede nating i-hold for long term, ready ka na, stay ka lang. I'll show you how. Ang aking top 4 ay ang San Miguel Food and Beverage Inc. na may ticker symbol dito sa ating bansa na FB. Isa sa mga kadahilanan kung bakit ko sinama itong FB ngayon ay because meron silang malawak na presence pagdating sa food and beverage industry. Kung titignan natin dito, majority na kanilang revenue as of 2022 ay nanggagaling sa food, 48.8% ay nanggagaling dyan, and susundan ng beer and non-alcoholic beverage na nasa 38% and spirits na nasa 13.20%. Now, sa pagtaas ng consumer spending sa ating bansa ngayon and also sa paglaki ng ating population, and sa tingin ko, over time, malaki ang magiging benepisyo ng San Miguel Food and Beverage dito. And also, isa sa mga kadahilanan kung bakit ko sinama din itong FB ay because meron silang brand moat na tinatawag natin. And kitang-kita naman natin ito from 2007 until 2022, talagang sobrang taas ng kanilang grinow. And ang projection ko sa kanilang in the next coming 2024 ay nasa 306.4 billion pesos. And also, over the years, ang kanilang net income ay continuous din na nag-grow. Pinapakita lamang sa atin dito na mayroong competitive advantage ang company nito. At sa 2024, ang projection ko sa kanilang income ay nasa 24.7 billion pesos. And kung bakit ko nasabi na mayroong competitive advantage itong FB, kung titignan natin dito yung return on equity, return on assets, and return on invested capital ng company, over the years, talagang nasa excellent ang performance nito. And sa tingin ko, over time, patuloy pa rin mag-i-increase ang kanilang revenue and income dahil sa pinapakita nilang performance dito. Ang aking top 3 ay ang GMA 7. Isa sa mga kadahilanan kung bakit ko sinama ito sa aking top 3 for long term ay unang-una, sila ay dominante pagdating sa television and radio airtime. And in 2022, majority na kanilang revenue ay nagagaling talaga dito, nasa 89.70%. However, in comparison sa 2021 to 2022, bumagsak iyan ng 3.49%. In the next coming 5 years, bababa yung production ng mga nanonood sa television. So, ang mga customers nila ay usually nag-transition to internet. And dahil dito, nababawasan yung kanilang audience. Pero, ang ginagawa naman ng company no ay naghahanap na sila ng iba't ibang pamamaraan para madagdagan yung kanilang revenue and income in the next coming years. And I think sa pamamagitan nito ay continuous pa rin mag-improve ang performance ng company. At itong GM7 ay mayroong moat. Kung papansinin mo ang revenue ng company from 2005 until 2022, ang laki ng ginanda ng kanilang performance from 6.49 billion pesos to 21.56 billion pesos. Sobrang laki ng in-improve ng kanilang revenue. However, itong kumpanya hindi natin matatawag na isang growth stock. So, itong kumpanya ay matatawag natin na turtle stock. Hindi man siya kagaanong kabilis lumago ang kanilang revenue, pero paunti-unti, over time, tumataas naman. In 2024, ang projection ko sa kanilang revenue ay nasa 22.8 billion pesos. Samantala, ang kanilang net income, makikita natin din also, ay talagang continuous naman na nag-improve. From 1.5 billion pesos noong 2005, noong 2022 ay nasa 5.4 billion pesos ito. And isa sa mga kadahilan kung bakit maganda mag-invest din dito sa GME7 ay yung kanilang free cash flow. Ang free cash flow ng company over the years, yung kanilang compound annual growth rate, makikita natin dito na ang ganda ng performance. From 3 years to 18 years guys, over the past 18 years, ang CAGR ng GME7 ay nasa 10%. That's amazing performance. And alam naman natin na ang free cash flow
ay may limang kaparaanan para magamit ito and to improve the business organically. And kaya ko nasabi na over time, mag-i-improve pa rin ang performance ng company ay because of their management effectiveness and efficiency. And I think in the next coming years, talagang massive din na mag-i-improve at magbe-benefits ang performance ng GMA7 at sa pagdami ng population natin sa ating bansa. Ang top 2 for long-term stocks ay ang Century Pacific Food Inc. na meron ticker symbol dito sa ating bansa na CNPF. Kung bakit ko sinama ito, itong kumpanya ay merong wide of diversification of food and beverage. As of 2022, meron silang canned and processed fish, 31.10% na gagaling dyan, canned and frozen meat, nasa 28.20%, milk, nasa 20.8%, tuna export, nasa 15.40%, elimination, down ng 14.80%, cocoa water na nasa 9%, packaging nasa 3.7%, and corporate segment na nasa 4.7%. Makikita mo dito kung gaano kalaki ang lawak ng company in terms of revenue business. And alam naman natin na ang product nito ay talagang kilala. So ibig sabihin meron tong brand moat. Nandyan ang Century Tuna, 555, Argentina, Meatloaf, Luncheon Meat, and many more products ng company. Isa sa mga dahilanan kung bakit magbe-benefits din itong company and kung bakit sinama ko sa long-term investing ko sa pagdami ng population natin sa Pilipinas. And sa paglakas ng consumer spending dito sa ating bansa, talagang massive na magbe-benefits din itong Century Pacific Food. And makikita natin dito ang revenue growth ng company over the years. Over the past 10 years, ang kanilang CAGR ay nasa 22%. That's amazing performance ng company. And ang projection ko sa kanilang revenue in the next coming 2024 ay nasa 71 billion pesos. Kung titignan natin dito ang kanilang income, pareho lang din ang performance. Ganun lang din also. Pinapakita lamang dito sa atin na itong kumpanya isang dominante pagdating sa food and beverage industry. Instingin ko, in the next coming years, ay continuous pa rin mag-i-improve ang performance ng company. Pinapakita dito sa atin ang kagandahan ay kung gaano kadominante ang company nito. Now, ang number one na ilo-long term ko, syempre ang ating Philippine Stock Exchange. Alam naman natin, dito sa ating bansa, siya lang ang nag-iisang stock exchange o operate dito sa Pilipinas. Hindi katulad sa ibang bansa like US, ibig sabihin merong monopoly pagdating sa stock exchange ang PSE. And also kung papansinin natin dito, malawak yung kanilang pinagkukunan na kanilang revenue. Majority ng kanilang revenue ay nanggagaling ngayon sa listing. Nasa 26.5% nanggagaling dyan. Susundan ng service fees na nasa 20.80%. Listing maintenance nasa 17.40%. Data feed nasa 12.8%. Transaction nasa 9.40%. Other nasa 8.6%. And subscription nasa 2.4%, black sales na nasa 2.2%. So in the next coming years, marami pa yung malilista o malilist na mga kumpanya dito sa ating merkado. Habang dumadami yung nalilista mga kumpanya dito sa ating bansa, ay lumalaki din yung kanilang revenue. Ang kagandahan naman dito sa PSE. And I think, hindi mawawalan to ng revenue. And I think, kung titignan natin dito ang revenue na company from 2005 na nasa 382 million pesos lamang ito, and in 2022, ay nasa 1.5 billion pesos na ito. And ang projection ko in the next coming 2024 ay nasa 1.6 billion pesos. And likewise, sa kanilang net income ay nasa 120 lamang yung kanilang kinikita noong 2005. And in 2022 ay nasa 744 million pesos na ito. So dito pinapakita lamang sa atin na itong kumpanya ay merong moat dito sa ating bansa. And syempre, itong kumpanya ay merong free cash flow. Makikita natin dito na maganda ang performance na kanilang free cash flow over the years. So dito, isa lang masasabi ko sa company. In the next coming 5 years, 20 years from now, alam ko na naandito pa rin itong ating PSE. And also, continuous na mag-grow yung kanilang revenue and income. From 2005 to 2022, ang ganda ng performance ng company. And kung titignan natin dito over the past 18 years, talagang nasa excellent performance ang kumpanyang ito. Para sa akin guys, itong kumpanyang ito, itong PSE ay ang pinaka-safe na kumpanya dito sa ating bansa. Now, bago ka bumili ng mga kumpanya na nabanggit natin, pag-aralan mo muna yung mga kumpanya, tignan mo kung pasado ba sa kriteriya mo ito, and pasok ba sa iyong financial goals, and sa iyong risk tolerance. Lagi mong tatandaan na ang ating merkado ay napaka-volatile.
And also, ang past performance ay hindi garantiya na mayroong future result tayo na makukuha. However, itong apat na kumpanya na nabanggit natin, pinapakita sa atin na talaga nag-generate sila ng substantial return over time. Itong apat na kumpanya na nabanggit natin ay sa tingin ko, para sa akin lang to guys, ay isa sa pinaka-wise decision na ginawa ko to grow my investment, to build a steady income stream, and make sure na you have to do your own diligence before making any investment decisions. Kung itong video na to ay nagustuhan mo, please like. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, please subscribe para maging updated ka sa mga bagong videos na ilalabas natin. And again guys, this is Pesci Warrior na nagpapaalala lang, invest wisely and see you on the other side.